Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Narito ang muling pag-ere ng Boses ng Kaalaman. Ang Radyo Albino. Makinig, unawain at matuto sa nag-iisang boses sa likod ng pagkatuto. Radyo Albino. Ang ating tatalakayin, Araling Panlipunan 6. Mga mahalagang kaganapan sa panahon ng himagsikang Pilipino. Ang kasunduan sa biyak na bato. Radyo Albino. Bakit hindi nag-eensayo ang mga sundalo natin? Senyor, kailangan po natin ng maraming bala para sila ay makapag-ensayo. Kakaunti na lang po yung mga bala natin na itatabi. Pati yung mga pagkain, no? Kakaunti na lang. Kapag nagutom mo sila, wala silang makakain. Kalanggala, senyores! Si Ginoong Pedro Paterno po ay naghihintay sa labas. Kasama namin ang nahuli nilang mga preso, sina Felix Ferrer, Isabelo Artacho, at Vicente Lucban. Bilang tanda ng kanilang sinseridad, ipinaubayan nilang mga Ginoo sa inyo para sa kanilang mga kalayaan. Umiling na kayo ng kahit na ano! Huwag lamang independensya. Handa silang pauwiin lahat ng mga Kastilang Praile. Lahat ng misyon at parokya ay ipapasailalim sa mga Pilipinong pare. At lahat ng lupa nila ibibigay nila sa inyo. Wala nang pakialam ang simbahan sa Estado. Dalawang representante sa Cortes. Pantay ang katayuan ng Pilipino at Espanyol. Pati sa posisyon sa pamahalaan. Kahit kayo, kaya niyo magbuo ng sarili niyong asemblea. Uli sa lahat, 50,000 piso ang ibabayad nila sa inyo. Marami na tayong mabibili, Carlo Mas, sa 50,000 piso. 3,000,000 piso. Baka sakaling pag-isipan namin ang alok ninyo. Kapalit ng tigil putukan at pagsuko ng armas sa pamahalaan, kabilang sa pagbabayad ng 800,000 piso na hatiin sa apat na hulugan, ay ang proteksyon ng kanyang gagalang-galang Gobernador General. At upang magkaroon ng kapayapaan sa mga susunod na taon, may mga pagbabagong ihahatid din ang pamahalaan, kabilang ang mga sumusunod. Una, ang pag-alis ng mga praile sa kanilang lupain. Pangalawa, pagkakaroon ng representatibo sa Korte ng Espanya. At pangatlo, pagtaguyod ng isang sistema ng katarungan at maayos na pagbilang ng buwis. Kahit nang hina at nawala ng sigla ang mga Katipunero, sanhi ng pagkamatay ni Andres Bonifacio, buong tapang pa rin nilang hinarap ang mga Kastila. Nakubkob ng mga Kastila ang halos buong lalawigan ng Cavite sa pamumuno ni Gobernador General Primo de Rivera. Tumaka si Aguinaldo kasama ang tinatayang 500 tauhan patungo sa Batangas. Noong 14 ng Hunyo, 1897, sinalakay ng mga Kastila ang kanilang punong himpilan sa Bundok Puray, kung kaya sila ay lumikas at nagtungo sa biyak na bato, San Miguel de Mayumo, Bulacan. Isang republika ang itinatag ni Aguinaldo sa biyak na bato na tinawag na Republika ng Biyak na Bato. Pinulong ni Aguinaldo
ang kaniyang mga pinuno upang bumuo ng isang saligang batas. Sina Isabelo Artacho at Felix Ferrer ang sumulat ng saligang batas na pinagtibay noong ika-isa ng Nobyembre, 1897. Ang konstitusyong ito ay hinalaw sa bansang Cuba. Nakasaad sa konstitusyong ito ang pagbuo ng isang kataas-taasang sanggunian at Tagalog ang opisyal na wikang gagamitin. Si Pedro Paterno, na isang Filipinong mestizo at aktibo bilang reformista, ay namagitan sa alitan ng mga Filipino at pamahalaang Kastila. Habang patuloy ang mga labanan, nagpasya si Pedro Paterno na mamagitan upang mahintuna ang digmaan. Sa pamamagitan niya, nabuo ang kasunduan sa Biyak na Bato. Nagtagumpay siya na mapagkasundo ang dalawang pani. Lumagda sa kasunduan sina Pedro Paterno bilang kinatawan ng mga revolusyonaryo at si Gobernador General Fernando Primo de Rivera noong 14 at 15 ng Disyembre, 1897. Ang ilan sa mga probisyon ng kasunduan sa Biyak na Bato ay ang mga sumusunod. Papayagang umalis ng bansa sina Emilio Aguinaldo at ang mga revolusyonaryo at manirahan sa Hong Kong. Pangalawa, bibigyan ng amnestiya o pagpapatawad ang lahat ng mga revolusyonaryo at isusuko ang kanilang mga armas. Magbabayad ang pamahalaang Kastila sa mga revolusyonaryo ng halagang 800,000 piso na babayaran ng tatlong hulog. Una, ang 400,000 piso ay ibibigay kay Emilio Aguinaldo pag-alis niya sa Biyak na Bato patungong Hong Kong. Pangalawa, ang 200,000 piso ay ibibigay kapag naisuko na ang mahigit 700 rifle ng mga revolusyonaryo. At ang ikatlo, ang natitirang 200,000 piso ay ibibigay pagkatapos na patugtugin ang Te Deum sa Manila Cathedral bilang tanda ng pangkalahatang kapayapaan sa buong Pilipinas. Dala ang tsekeng nagkakahalagang 400,000 pesos. Nagtungo si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kasama sa Hong Kong noong Disyembre 27, 1897. Pansamantalang umiral ang kapayapaan dulot ng kasunduan sa Biyak na Bato. Nagtungo sa Hong Kong si Aguinaldo at ang ilang pinuno ng kilusan. Ngunit ipinagpatuloy rin niya ang pamahalaang revolusyonaryo. Ang inaasahang kapayapaan at katahimikan sa buong bansa ay hindi nakamit. Bunga ng paglabag sa kasunduan ng magkabilang pani. Una, hindi tinupad ng Espanya ang pangakong pagbabayad nito sa mga Pilipino ng halagang 100,700 piso. Tanging 600,000 piso lamang ang ibinayad nito. Ang una ay ang 400,000 piso kay Aguinaldo at ang 200,000 piso sa mga kawan. Maraming Pilipino ang pinarusahan at walang reformang ipinatupad
sa kolonya. Pangalawa, hindi rin naipagkaloob ang hinihinging amnestiya o pagpapatawad sa mga nakilahok sa rebolusyon. At ikatlo, ang mga naiwan sa bansa ay hindi isinuko ang lahat ng naipangakong armas. Sa halip ay itinago nila at ang natanggap na pera ay ipinambili pa ng karagdagang armas. Hindi pa rin nagkaroon ng kapayapaan sa kapuluan ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ng mga naiwang rebolusyonaryo ang kanilang pakikipaglaban sa mga Kastila at hangad pa rin nila ang kalayaan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Radio Albino.